naman sa inyo kung saan napupunta ang mga katuro nila. Hi guys! Welcome back to my channel and this is Anna Thumbs. So guys, today pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat iwasan ng mga katulong o DH o kasambahay o kadama na dito sa bansang Kuwait. Guys, yes, sa bansang Kuwait. Nandito po ako ngayon sa bansang Kuwait. So, pag-uusapan natin mga katulong. So, based on my experience guys, ito lamang ay disclaimer agad ha. Ito ay base sa aking experience lamang dito bilang isang katulong. Yes guys, naging katulong po ako sa bansang Kuwait since 2010 until 2014. So, 3 years ako maging katulong dito sa bansang Kuwait. So, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat alam ng mga katulong, no? So, guys, unang-una, huwag na huwag kayong makipaglapit sa amo niyong lalaki. Yes, guys, kay Baba, huwag kayong makipag-close masyado sa amo niyong lalaki. Dahil alam niyo naman, yung mga amo niyong babae, nakaganon na yan sa inyo. Kung saan napupunta ang mga katulong nila. Laki ng mata. Teka. So, yun guys, no, yun yung mga dapat iwasan, yung unang-una, yung amo niyong lalaki. Dahil alam niyo naman ang mga babae dito, mga Araba, ay mga selosa. Yun yung alam ko, guys. Alam niyo naman siguro yun. So, yun na. Iwas-iwasan po natin, no, yung malapit tayo sa mga baba ninyo. Alam natin na mamabait yung ibang baba. Yung hindi ko sinasabing lahat. Dahil alam niyo naman, may naririnig tayo dito ngayon sa bansang Kuwait na hindi maganda. So, pangalawa, wag na wag po kayong masyadong mataas ang buhos kapag nakikipag-usap o nakikipag-away sa amo niyong babae. Dahil alam niyo naman na ayaw rin nila na mataas pa ang boses niyo kaysa sa boses niya. Diba? So yun, pwede niyo naman siguro kausapin ng malumanan yung amo niyo na hindi sumisigaw po. So alam niyo naman na minsan, yung alam ko po, minsan may mga amo talagang ayaw talagang magpapa. Ayaw magpaturo, ayaw pa lamang sa iyo kahit na mali, sasabihin na ikaw ang mali. Dapat ka din yung umitindi. So, kung hindi ka masinasaktan, kausapin mo lang yung maayos para walang gulo. Pangatlo guys, iwasan nyo na rin mag-dot-dot-dot dyan. Alam natin, importante sa atin yung telepono. Yes guys, yung karanasan ko doon sa amo kong dalawa, no, yung una is para ka worse dahil wala naman ako telepono doon. Laging dala, bawal. So, yung pangalawa, pinayagan din naman ako. Pero, may mga amo talaga na may nakilala na ako yung mga anak ng amo ko is mga kapinay din. Yung katulong. So, yung mga amo nila ayaw nilang lagi nakadudod sa telepono. So, hindi ko sinasabi yung lahat ng katulong yun. So, huwag mag-telepono, guys. May mga amo kasi na ayaw mag-telepono yung mga katulong nila. Yun yung na-experience ko dati na minsan kawawa nga yung mga iba Pilipina walang telepono, no? Kasi, syempre, telepono na tinatawagan natin yung mga pamilya natin. So, which is importante din sa atin yung telepono talaga. Pero, siguro, may mga time naman siguro mga pwede mag-dot-dot tayo ng mga telepono. So, pangatlo, dapat guys, yung trabaho natin, ayusin natin yung trabaho natin para hindi tayo madaldala ng amo natin kung ano-ano-ano. Kasi alam niyo naman yung mga amo natin, gaganon yun sa mga bagay. Diba? May mga ganon amo. Yung amo kong isa, yung una kong amo, ginaganon talaga yung mga baso, kutsara. Tinitingnan kung ano ba to, may ano ba. So yun, dapat malinis tayo. Dahil Pilipina po tayo, so dapat malinis yung mga pagtrabaho natin sa loob ng bahay. Pang-apat, sana yung mga damit po natin, no, yung mga uniforme po natin, sana hindi na kaganyan nakalabas yung mga natin dyan. Kasi may ibang, sorry. Yeah. Ano ko na yung bunganga ko. May mga ibang Pinay po na alam natin yung mga kasabihin na kaganyan talaga. So, ako noon, hindi ko talaga inaano. Kasi kung yan lagi inaano mo, yung, alam niyo naman yung mga lalaki, yung mga amo natin, naging nakatingin. Kaya iwasan po natin. Sana natin, hindi ko naman po kayo na inaano. Basta, kumbaga, ingat lang. Kasi, alam niyo naman yung mga Arabo dito sa Kuwait, di ba? So, yun lang guys, kung yung mga nakaranasan ko, so dapat natin iwasan yung mga bagay na yun. So, yun lang guys. Sana po ay, kung may nakalimutan po ako, comment down nyo na lang po kung meron po. So,
yun lang po yung mga dapat iwasan natin dito sa bansang Kuwait po. So maraming po salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell para maging notified ka sa mga videos ko. So paalam!